Welcome back sa Buhok Gaming. Guys, for this episode, bibigyan natin ng overview itong bagong play-to-air na Olympic Games Jam Beijing 2022 under ng NWAYPLAY at magiging playable gamit ang inyong mobile device. Okay, siguro kung siguro sa mga new viewers ko dyan at hindi pa kayo nakasubscribe, pahit na lang muna ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, ito nga palang Buhok Gaming Channel is nag-upload ng mga bagong play to earn or yung tinatawag natin na budget meal. Guys, speaking of budget meal, itong game na to, Olympic Game Jam, bagong-bago pa lang. Pero ang kagandahan, actually downloadable na siya. Okay, pwede nyo siyang download. For example, sa Google Play, click nyo lang to. And then, pwede nyo na siyang officially, guys, this is an official game na pwede nyo download sa Google Play. Pwede nyo na siyang i-install. Okay? So, siguro sa mga PC user na gusto nung laruin tong Olympic Games Jam, no, pwede nyo naman laruin basta meron kayong blue stack, which is, papakita ko rin yung gameplay para sa inyo. Siguro later on, no, navigate lang muna natin itong mismong website. Ang kagandahan kasi, guys, this game is in partnership with Blockchain Network Philippines and Flow Blockchain. Okay, so siguro kung hindi kayo aware sa Flow Blockchain, meron din akong overview niyan. Actually, it's a big company din. Ilalagay ko yung overview ng Flow Blockchain ko sa link dito sa description later. Okay, so guys, again, no, Olympic Game Jam ang aasahan nyo rito. Syempre, mga Olympics, Olympic Games. Okay, pero ang kagandahan, guys, check natin dito. Officially yan, guys. Officially to na magiging video game para sa Beijing 2022. So, under license to. So may lisensya yan. Hindi to yung parang putyo-putyong project lang. Big project talaga tong Olympic Game Jam, no? So again, meron tayong sample trailer. Ipe-play ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea, bird's eye view kung ano to. And by the way, guys, no, meron din tayong gameplay mamaya. Papakita ko sa inyo para at least malaman nyo na kagad kung paano laruin itong Olympic Game Jam. So with that, play na muna natin yung trailer, right? Okay, so nakita niyo naman, guys, no, official game for the Beijing 2022. And yung mismong footage ng gameplay kanina is they are using mobile device. Actually, pag lalaroin niyo to using your mobile device, hindi naman siya ganun katakaw sa specs. Okay, kahit siguro yung mga phone 2016, okay, siguro yung mga Android na 2016, kayang-kaya namang laruin itong Olympic Game Jam. Pero again, kung mas maganda yung mobile device mo, mas mai-enjoy mo to kasi meron tong graphic settings na pwede mong i-maximize. Okay? And then finally, guys, no, nakalagay dito, earn Olympic NFT digital pins. Ito yung digital pins. Commonly, guys, sa Olympic kasi meron talagang ganito. Okay? May mga pins talaga sila. Pero sa game na to, gagamitin natin is digital. And then, these NFT pins, okay, may mga value to. Okay? Makukuha mo rin yan in-game by participating sa laro. And then, syempre, doing daily quest din, weekly quest, or any mission na available sa Olympics Games Jam. Okay? Ito yung mga ano nga, guys, yung mga pins niya. And then, this is the legitimate pins talaga na ginagamit mismo sa Olympic. Okay? And then, about gems and tokens. Okay? So, right now, guys, as mentioned, no, ang kagandahan kasi, meron silang infographics dito. Okay? Syempre, unang-una, compete to earn. Okay, so most likely PVP talaga to. Okay, kasi ano to, sport. Okay, definitely may mga kalaban ka dito na other player din. And then kaya nakalagay diyan compete to earn. Ang paglalabanan natin diyan is yung gems.
Okay, at itong gems na to, ito yung isang token dito sa Olympic Jam na pwede mong maging earning. Okay, so pag may gem ka na, for example, nanalo ka, nakakuha ka ng gem, unang-una, pwede ka naman mag-open box to get NFT pins. Yan yan, nabanggit natin yung mga NFT skins. NFT pins and skins, may skins kasi to, papakita ko sa gameplay. Or, pwede mong directly claim lang yung token. Okay, ipunin mo lang yung token and then pasok mo sa wallet mo kung ano yung available na wallet and pwede mo na siyang exchange sa DEX or spend mo na lang. Okay? Depende sa magiging choice mo. Pero pretty much straightforward naman itong explanation ng infographic nila. Okay, nakalagay na dyan. The token is not yet available in Uniswap, PancakeSwap, or any other deck. So, mag-iingat kayo guys. Baka mamaya may mag-offer sa inyo ng mga token para dito sa game is mabudol, maskam pa kayo. And then for that, make sure na mag-follow din kayo sa mga social media page nila for the further announcement para sa token dito. And then for the roadmap itself, okay, right now, yung mismong game dito sa Olympic Game Jams, more on winter sports. Okay, winter Olympic yung nakikita natin. Actually, nakalagay na rin dito sa Q1. Okay, so freestyle skiing, snowboard, yung skeleton, alpine skiing, snowboard. Actually, puro ganun yung makikita natin dyan. Okay, so pag-check natin yung roadmap kasi meron pa siyang parang araw na hindi pa tapos. Hopefully, no, magkaroon din dito ng ibang sports sa Olympic. Okay, pero kasi commonly guys, pag mga Beijing Olympic talaga, yung mga country na may snow, okay, we are expecting talaga na mga winter sport yung aasahan natin dyan. Okay? Pero yun nga, hindi natin nililimit yan. Hopefully, no, since big project naman to, magkaroon talaga sila na yung talagang yung sanay tayong mga Pilipino na Olympic na pinapanood. Okay? Yung mga ganong klase ba? And then for the developers, as mentioned, big project to. If you click this, the meet the team, makikita natin talaga lahat sila. And then guys, anyway project naman kasi to. Kumbaga, hindi talaga to yung putyo-putyo lang, no, complete to. Okay, lahat yan ng dev team nandito. So siguro yung mga naghahanap ng mga docs na game, definitely Nway project naman, Nway game development team naman is makikita nyo kagad dito. And then pati sa Seoul Korea branch nila, nakalagay lahat yan. And then again guys, ito na yung mismong website, okay, ng Nway. Alright? Yan. So if you want to check, pa-double check na lang, no, pero for this video, for this episode, hindi na natin siya iisa-isahin. Actually, that's conclude dito sa mismong website, no, ni Olympic Game Jams. Pero again, if you want to play this game, gusto mo mag-participate, wala ka pang play to earn, ang lagi kong sinasabi, guys, is mag-join muna kayo sa mga social media page nila. Best example siguro, itong Twitter page nila. Okay, kasi ako guys, ayun din yung ginagawa ko eh. Mag-join ako sa Twitter page, magbabasa ako ng mga post nila dyan. Okay, and then kung may mga nakikita tayong mga nagko-comment, binabasa ko din yan. Kasi nga, pagpapasok kayo sa play to earn, pag mag-i-invest kayo, ang number one na kailangan nyo guys is information. Okay, wag na wag kayong papasok, wag na wag kayong mag-i-invest pag kulang ang information nyo. Okay, best practices talaga is pumasok muna kayo sa mga social media page nila, either Twitter, Telegram, or even Discord. Okay, mag-research kayo doon, basahin nyo yung white paper, double, triple check nyo. Okay, ganun yung gawin nyo. So, I highly encouraging you guys na mag-join muna kayo. Okay, para at least hindi kayo mamroblema in the future. Para talaga totally equipped muna kayo. Okay? Guys, meron tong gameplay. Papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea, no? So, before that, before natin pakita siguro yung gameplay, guys, meron pala tong mga news marketplace, no? Pa-check nyo na lang. Kasi yung chinek naman natin yung news nila, yan, kompleto, no? Complete details naman talaga sila. Okay, yan. So, pati yung mga previous episode, previous news nila, previous topic nandito na rin. Okay? So, wala na kayong hahanapin kasi big project naman tong pinag-uusapan natin. Okay? So, for the gameplay, guys, pakita natin sa inyo para magkaroon na kayo idea. Nasaan na ba yan? Yeah. Oh, wait lang. Hanapin natin. Ipakita ko lang sa inyo, guys. No? So, yan. Ayan. Blue stock kasi yung ginagamit ko. So, yan. No? Yeah, nag-loading na siya. So, I'm using BlueStacks. So, ito yung pinaka-interface niya. Okay, just familiarize lang muna tayo dito sa UI niya. No? So, ito yung main character mo, nasa gitna. And then, pag kinlik mo yung profile, pwede mong baguhin yung name mo. Okay, naglagay tayo ng Buhok Gaming. If you want to change that, by default kasi number lang yung nakalagay dyan. And then, for the country, for example, ito, USA. By default, pwede kang pumili ng bansa mo dyan. Okay, since wala yung Philippines dyan, siguro maghanap ka na lang ng mga friendly na bansa.
okay, mga friendly country. For example, Russia, piliin mo, napakabait na country na Russia. Pwede mong piliin yan. Pero kidding aside, pwede kang pumili ng any country na gusto mo. Okay? Just to represent the flag lang naman kasi wala naman PH dan. Okay? And then for the appearance, pwede kang mag-customize. Okay? May face, hair, color, body. So, dito pwede kang pumili. Yan, babaguhin mo yan. Again, itong mga avatar na to, free avatar lang naman to. Same with the hair color. Yan, pwede mo bagu-baguhin yan. Yan. So, for example, piliin natin to. And then, siguro okay na ako sa hair color na dilaw na lang. Yan. And then, for example, gusto mong palitan ng body type, pwede ka rin magpalit ng body type. And then, alam ko, yun yung parang pinaka male or female. Kung di ako nagkakamali, doon ko na check kung gusto mo magpalit ng gender. No? So, ayan, no? Body type. Gusto mong babae, gusto mong lalaki, depende. So, for me, okay na to. Sigurong setup na to. Yan. And then, kung makikita nyo guys, no, dito sa pins, dito mo makukulik yung pins, dyan siya mapupunta. And then, itong nasa bandang kanan, ayan, gem yan. Ayan yung gem na kailangan mong i-collate by winning the game. Okay? And then, meron tayong tinatawag na ticket. And then, by the way, ito yung inbox, no? Punta ka lang dyan. If ever may mga update, makikita mo. And then, for the inventory, nandito yung ibang skins na magiging ma-unlock mo by playing the game, actually. Yan, depende sa yan. So, hindi na ako magsusuot siguro ng helmet para makita yung mukha. Yan. Okay. So, guys, again, this game is free to play. Pwede nyong laruin. Nakikita nyo, guys, na nakalagay zero ticket to play. Okay. Pag free, okay lang yan. Actually, ito yung isang ways para magka-earn ka ng ticket. Okay. By playing free to play. Kasi yung ticket na yan, ayan din yung gagamitin mo para sa next level. Okay. For example, check natin yung next level. Yan. Nakita nyo, guys, sa amateur, pwede ka nang mag-earn ng gem. Okay, may rewards na siya na 600 pero kailangan mo ng 100 na ticket. So na pwede mong i-farm by doing free to play. Okay, so ganyan yung magiging ano niya. Ganyan yung magiging flow niya. Okay, kailangan mo muna ng mag-earn ng ticket para makapasok ka. And then syempre, sa amateur you can earn 600 pero pagpataas ng pataas yung pataas ng pataas din yung reward. Pero syempre, yung ticket pataas din ng pataas. Okay, pero by default, you can just use nitong free. Okay, free to play naman to, wala kayong problema diyan, especially sa gusto lang maghanap ng mga magagandang play gameplay kasi guys, very smooth tong gameplay na to. Okay na okay. Right now kasi may nagkaroon tayo ng problema to connect yung game natin. So hope luckily binigyan tayo ng gameplay ni Mr. OG. Thank you for this gameplay, and then explain ko sa inyo kung paano tong gameplay na to. Okay, so right now guys, as you can see, meron siyang matchmaking. Okay, don't worry, yung mga player na makakalaban nyo is ka-level nyo lang din naman. So, huwag kayong mag-alala. So, pag nasa pro kayo, mga pro yung makakalaban nyo, ganun yung magiging scenario nyan. Okay? So, be patient lang din guys pag loading na. Minsan mabilis, minsan matagal. And then, once na nag-start na, may sample tutorial naman, babasahin mo na lang yan. Okay, so right now, we're doing skeleton. Again, big shout out kay OG Plays for this gameplay, no? At least we have provided kasi medyo nag-lag yung game natin. So ganito lang yan, guys, no? If you're using mobile device, gagamitin nyo lang yung left analog stick nyo, kokontrolin nyo lang. Okay, na-navigate nyo. Alam ko hanggang rank 5 may gem na reward, no? Pero not sure kung ilan. Pero mas maganda kung mananalo ka to get the tickets, di ba? So, ganun yung game. Actually, napipin ko din yung vibes ni Mario Kart. Okay? Kung nalaro nyo doon. And then, Crash Bandicoot Racing. Pero dito naman, wala naman na OP na power-up. Actually, tuloy-tuloy lang naman yung game. So, right now, we are playing in a free mode. Okay, libre lang. I don't know pagdating ng mga pro, yung mas mataas na ranking, kung gaano na kagagaling yung kalaban natin. Basically, since we're doing free mode, we're just playing with, I believe this is a bot. Okay, bot lang yung kalaban natin. Different players sila, pero hindi talaga sila real-time na nakokontrol ng users. Okay, so right now, finish. Okay, first place tayo. Wala pang isang minuto, guys. Natapos na yung games. Okay, ganun lang naman kadali. And then, again, series of game yan. Hindi lang yan, no? So, meron pa tayong, eto, pakita ko sa inyo. So, kung may skeleton, so, i-unlock mo yung round 2. Yan. And then, again, guys, nakita nyo, meron tayong mga skins na ginagamit sa game, no? So, nagle-level up ka, tumataas yung level mo, ma-open mo yung mga skins na yon. Okay? By reading the white paper, I'm not sure kung bibilin mo siya, pero alam ko, ang gagamitin mo din pambili is yung mismong gem na token. Okay, ayun yung gagamitin natin. Then again guys, no, under din yung NFT nito ng Flow Blockchain, no. So in terms of gas fee,
if ever na magko-convert tayo ng mga pins, hindi tayo mahihirapan. Kasi ganun yung sa previous episode ko about the flow, no? Yung flow technology na ginagamit talaga nila is for me, no, much better sa ibang blockchain, no? At saka yung flow. Then again, guys, no, for those looking sa mga play to earn na naka-KYC na, audited na, guys, this game will be officially released. Okay, both sa Android and iOS. And then I just explain you sa previous video ko rin na pag yung mga Android na game and iOS, mas mahirap yung documentation dyan. Okay, mas mahirap yung ID system dyan. Okay, kumbaga hindi biro-biro magpa-update ng mga IDs and documentation, KYC pagdating sa mga Android games. And then pag nasa license na sila, okay, definitely mas makaka-expect ka ng 99.99% na safe yung play to earn. Okay? Pero syempre, yun nga, meron tayong mga tinatawag na ecosystem. Depende pa rin, no? Baka mamaya kahit gano'ng kaganda yung game, hindi masyadong tinangkilik, di ba? Medyo bumababa pa rin yung value ng token. So, depende pa rin talaga yan sa mismong gameplay and then kung paano sila i-approach ng community. Okay? So, ganyan lang naman siya. And then, guys, balik natin dito. Actually, for this one, ayun lang naman, no? And then, for the gameplay nga, if you want to download, please do so. Nandiyan na rin yan. Or, ilalagay ko na lang din yung link para at least mamaya i-check nyo na lang para hindi na kayo mapunta sa mga any phishing site. Okay? So, guys, for this episode, hanggang dito na lang muna. Okay? And then, always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat!